tumayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Anay, ina ko niya at inirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo na ika-22 na linggo sa pangkalimang panahon. Atin pong ialay ang misa natin ngayon para sa ating Poong Hesus Nazareno, para sa mahal na Birhen Maria, at para kay Pedro Claver. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming ng Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa sulat sa mga taga-Kulusa, sinasabi ni San Pablo na ang lahat ng nanalig sa ating Panginoon ay ginawa niyang kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, binabantayan ng mga Parisiyo ang ating Panginoong Hesus dahil nangitil ng uhay ang mga apostol na ayon sa mga Parisiyo ay bawal. Ngunit sinasabi ng ating Panginoon na siya na Mesiyas ay Panginoon ng Sabat o araw ng pahinga. Huwag po nating tingnan ang mga batas at mga balangkas sa buhay natin na siyang magiging struktura na hadlang sa ating pakipag-ugnay sa Diyos ng malaliman. Bagkos titingnan po natin ang mga dakilang gawain at mga adikain para sa kabutihan ng lahat. Ngunit sa mga sandali dahil sa ating pagkukulang at pagkasala, tayo'y nahadlangan sa ating pakipag-ugnayan sa Panginoon. Dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay.
Gayon mong sa aming kaluubay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkupok. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na iyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Digin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aking nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong, tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siya nagtumutulong at sa aking nagtatanggol. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butel. Matapos, ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Parisiyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Panginoon. Kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. At sinabi pa niya sa kanila,
Ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ngayong tanghali, nakabawi na naman tayo sa mga ilang araw na laging may ulan. At ngayon ay atin pong pasalamatan ang ating Panginoon sa lahat ng mga sandali na ating buhay na siya'y nagpasikat ng araw upang tayo ay makapagpasalamat sa Kanya, upang tayo ay makadulog at sa Kanya at makapasok dito sa Kanyang tahanan, ang ating Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Palakpakan po natin uli ang ating Pong Jesus Nazareno. Ano ba ang kahulugan at gamit ng batas? Lahat tayo mga tao ay gusto natin ang isang maayos na kalakaran, pagkilos o gawain. Hindi po tayo magkaroon ng isang pagkaayos sa masinop na paraan kapag wala po tayong mga patakaran, kapag wala po tayong mga basihan na tinatawag nating kautusan at batas. Ganun din nagsimula ang unang mga tao na minamahal at hinirang ng ating Panginoong Diyos upang sila ang magiging halimbawa at silang magiging batayan sa pagpadala ng ating tagapagligtas na Mesiyas, ang mga Israelita. Mayroon silang tinatawag na Torah. Ang Torah ay tradisyon ng mga batas o kautusan. Kuminsan napakahirap ang kautusan at batas. Kaya sinasabi nga nila na lex dura lex is lex. Mahirap man ang batas, ngunit ito ay batas. Pero itong tradisyon ng Torah ay sobra na yata ang pagtingin ng mga Pariseo na kung saan naghahanap sila ng paraan kung paano nila makikita ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga apostol ng kamalian, sapagkat sila po ay walang ibang binabantayan ang pagkakamali lang na ginagawa ng Panginoon at ng mga apostol. Sila yung tinatawag natin sa panibagong o moderno na salita, mga niga. Ibig sabihin, mga negative na tao. Negative na pag-iisip, negative na mga pagtingin o pag-obserba. Wala nang ibang inoobserba sa tao ang kamalian, kasi sila tinatawag na fault finder. Lagi kung ano lang ang tinitingnan sa tao, ang mga kamalian, ang mga karupukan, ang mga kahinaan at kung ano pang nagawa. Nakalimutan nila na ang Diyos sa kabila ng lahat ng ginagawa ng mga tao na kanyang hinirang at pinili, kahit na sila ay lumabag sa kautusan, umiiral pa rin, nagpapatuloy pa rin, nagtagumpay pa rin ang utos ng Diyos. Kaya kung tingnan po natin ang tradisyon ng Torah na nasa limang aklat sa lumang tipan, aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio, atin pong makikita sa Kapitulo 20 ng aklat ng Exodus, Kapitulo 5 ng Deuteronomio, ang 10 utos at naroon po sa kautusan na dapat sundin ang tinatawag na araw ang pagrespito o paggalang sa araw ng pahinga na tinatawag sa mga Hebreo, Sabat. At makita po natin ito sa aklat ng Exodus, Kapitulo 20, versyo 8 hanggang 11, na walang magtrabaho
sa araw ng pamahinga sapagkat ito'y araw ng Panginoon at araw na banal. Ngayon, kapag tingnan po natin dito sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 1 hanggang 5, ang ating Panginoon habang naglalakad sa may triguhan, ang mga apostol na nagugutom ay kinitil nila ang uhay at kanila pong kinain. Kaagad, itong mga fault finder na mga Pariseo nagsabi, bawal yan, labag yan sa kautusan ng Sabat o pamahinga. Kaya sinabi ng ating Panginoon na mayroong mga nangyayari na kung saan tinuturing na bawal, ngunit pwede pa rin dahil ito ay para sa kabutihan ng kapwa. Gaya ng ginawa ni Haring David. At mabasa yan sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 21, Verso 2 hanggang 7, na makita po natin sa Versikulo 3 at 4 ngayon sa ating Ebanghelyo, Kapitulo 6 ni San Lucas, na kung saan sabi ng ating Panginoon, hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon at kinuha niya ang tinapay na handog ng Diyos na ang kakain lang ay ang mga saserdote at bawal ang mga hindi saserdote. Pero kinain ni Haring David, ibinigay pa sa kanyang mga kasamang hukbo. Pero hindi ito na ituring na pagkakamali. Sapagkat ang tinitingnan dito ay ang kabutihan. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon sa Versikulo 5, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Lucas, ang araw ng pahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Kapag tingnan po natin, ang anak ng tao, ito yung Mesiyas, ito yung ating Panginoong Hesus. Hindi po tingnan natin ang batas. Hindi po natin tingnan kung ano yung mga norms at kung ano-ano mga decree o kung ano mga order at iba pa na ito ay mas mahalaga pa kaysa tao. Kailangan nating tingnan kung ano ang nakabubuti. Sapagkat ang batas naman ay ginagawa upang mayroong kaayusan. Kaya kung ano yung may kaayusan at may kabutihan, yun ang para sa batas. Pero hindi yung na kung ano-ano na lang ay ating unawain na yan ay bawal, yan ay hindi dapat gawin. Kailangang tingnan natin na ang mga batas ay ginawa para sa tao, hindi ang tao ay nalikha para sa batas. Dahil masigit ang halaga, masigit ang katayuan ng tao. Paano na lang kung ating ipairal ang lahat ng tungkol sa kautusan at mga batas na gawa lang ng tao? Mawala na ng karapatan ang tao na siyang mamuhay na matuwid at ayaw sa kalooban ng Diyos at ayon sa kalooban ng Diyos sapagkat ayaw ng mga ilang tao na ganito ay gawin, ganito ay dapat gawin sapagkat iyon ay labag sa batas. Ang batas ay para sa kabutihan, hindi sa paghadlang sa paggawa ng mabuti. Kaya kapag tingnan po natin ang ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo taga Kulusas, Kapitulo 1, Verso 21 hanggang 23, sinasabi ni San Pablo na ginawa ng Panginoon ang kanyang mga kaibigan, ang mga tao sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang buhay upang makaharap sila na walang kapintasan, ibig sabihin na walang kasamaan, sapagkat iniligtas na, sapagkat binayara na ng paghihirap ng ating Panginoon upang tayo ay mamuhay na matuwid, upang tayo ay mamuhay na isang niligtas ng Panginoon at hindi na makikita na mga taong nakatali at nakakulong sa pagiging alipin ng mga istruktura na gawa rin ng tao na wala namang kabutihang maidulot sapagkat gawa ng tao para lang sa ilan
para lang sa kapangyarihan, para lang sa pagpapairal na kontrolado nila ang tao at hindi pa nagpapalaya, hindi nagbigay ng tunay na pag-uunlad at pagpapaganap ng tunay na tao na imahin at larawan ng Diyos. Kaya sa atin pong pagtingin, dapat ito po ang una nating pagtingin tungkol sa mga struktura na gawa ng tao gaya ng batas. Una, ito ba ay nagtatanggol at nagpalaya at naghubog sa komunidad at nagpapalago sa tao upang ang tao ay maging ganap? Pangalawa, na ito ba'y nagdala ng kabutihan para sa karamihan o sa lahat at hindi para sa iilan? At pangatlo, ang batayan ba nito ay ang utos ng Diyos na una sa lahat ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 22 versikulo 37 hanggang 39, una sa lahat ang ibigin ng Diyos na higit sa lahat, at sa versikulo 39 Kapitulo 22 sa Ebanghelyo ni San Mateo, ibigin ang kapwa ganyang pag-ibig sa sarili. Kapag ka ang batayan po ay makasarili lang, kapag ka ang batayan ang lahat ng mga kalakaran natin at mga ginagawa ng mga patakaran ay para lang sa mga pansarili na kabutihan o sa mga ilan na mga nanungkulan gaya ng paggawa ng mga daan sa pangalan ng kanilang mga ninuno, gaya ng pangungurakot at pagpayaman sa sarili, gaya ng pagdipinsa lang sa kanilang seguridad at hindi pa sa kabutihan ng lahat, mali ang batas, mali ang mga struktura na gawa ng tao. Una sa lahat, dapat nating tingnan ang tunay na patay ng Diyos. Tayo ay malaya dahil iniligtas na ng Diyos. Pangalawa, tayo ay imahin ng Diyos na dapat mapahayag ang kabutihan loob ng Diyos at magbibigay at gagawa ng mabuti para sa lahat. At pangatlo, na tayo'y kanyang mabuklod ng sambayanan na ang tunay na batayan ay ang pag-ibig, hindi ang mga batas. Ang tunay na batayan ay ang pagtaguyod sa buhay, hindi ang nakapahamak sa tao at ang kanyang buhay. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan at ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na umangkin sa atin bilang kanyang mga malayang anak kay Hesukristo na kanyang bugtong na anak. Atin pong itutugon, sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sagipinawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway kilalanin ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan. Manalangin tayo. Tagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga may tungkulin sa pagpapatupad ng batas at gobyerno, naway unahin ang kabutihan ng mga tao kesa sa mga pinagkakaabalahan ukol sa batas. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa pagsamba sa Diyos na hindi natin nakikita, naway hindi natin malimutan ang nangangailangan nating mga kapatid na ating nakikita. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Yaong mga nagdurusa sa iba't ibang pisikal at espiritual na karamdaman, naway hilumin ng Diyos. Manalangin tayo. Sagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Ang mga pumanaw, naway mamahinga sa piling ng Diyos.
Manalangin tayo. Tagipin nawa kami ng iyong salita, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, ang bawat batas mo naway maging paanyaya sa amin upang mahalin at paglingkuran ang aming mga kapatid. Unawain sila, igalang at gabayan upang maging gabay rin namin sila. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Manalangin ko patid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na aming tumutubos upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, ay marapat ni kayo aming pasalamatan sa iyong kaganang loob. Kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan ng lubos kahit ikaw ay aming talikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kahit ang iyong minamahal na anak ay isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga isisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay smita ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagpakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Pedro Claver, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na pangin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tatawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Strengthen and heal.
Jesus, our Savior and life. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Ang katawan ni Kristo, ang katawan ni Kristo. Behold the body of Christ. Jesus, our Savior and of God, we are the body of Christ. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Inakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Iyon pong wala pang kopya ng Lectio Divina para sa poong Jesus Nazareno. Available po ito doon sa Information Guard. 130 pesos po bawat kopya. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humiling na lakas mong inilaan upang ang kanang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan ng nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kususting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga operers natin ngayon at lahat ng mga naglilingkod sa ngayon. Naway lagi kayong pagpalain ng Poong Jesus Nazareno at ang lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. At ang lahat ng mga narito, palakpakan po natin ang lahat na nakiisa sa atin na tayo ay nagdiriwang para sa ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itas bagya mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Inihag mo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na Manila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanam. Basbasan di po ninyo ang mga layumahin, mga lasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito na may maalan na ang pangako lang sa binyag na ikaw ang naibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaykang taglay ng paan pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.